Isang masayang araw mga mag-aaral, muli na naman tayo magsasama-sama para sa isang araw na puno ng kaalamang hatid ng Aralik Panlipunan. Bago tayo magsimula, sikaping ihanda ang sarili sa pakikinig at makiisa sa gagawin nating pag-aaral. Kung kayo'y handa na, sabay-sabay nating alamin ang migrasyon, ang konsepto, perspektibo at ang pananaw. Bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, narito ang mga layunin sa pagkatuto. Basahin at unawain ang mga ito. Una, magagawa mong masuri ang dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Ikalawa, magagawa mong maipaliwanag ang epekto ng migrasyon sa aspetong panlipunan, pampolitika at pangkabuhayan. At ikatlo, magagawa mong maipakita ang ugnayan ng migrasyon at ng kalagayan ng pamumuhay ng mamamayan. Talakayin natin ang konsepto ng migrasyon. Ang migrasyon ay tumutukoy sa pagkilos ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar upang doon manirahan ng panandalian o pangmatagalan. Ang migrasyon ay paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar o bansa upang matugunan ang kanyang pangailangan. Ito ay karapatan ng bawat individual na hindi maaring hadlangan ninuman. At narito ang dalawang uri ng migrasyon. Una ang push factor at ikalawa ang pull factor. Ang push factor o ang tinatawag nating mga salik na nagtutulak, ito ay mga salik na nakaangkla sa lugar na pinagmulan, sumasaklaw sa mga negatibo o di kanais-nais na kalagayan ng lugar na nagtutulak sa mga taong lumisan at magpungo sa iba pang lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: ang kahirapan, digmaang sibil, kawalan ng hanap buhay, kalamidad na dulot ng kalikasan, diskriminasyon, kawalan ng kalayaang politikal, at pagkalat ng nakakahawang sakit. Dumako naman tayo sa ikalawang uri, ang pull factor o ang mga salik na humihila. Ito ay mga salik na nakaugnay sa lugar na pupuntahan. Ang mga salik na ito ay tinatawag ding place utility o ang mga bagay na humihikayat sa mga tao magtungo at manirahan sa lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: oportunidad na mapaunlad ang sarili at pamilya, payapa, tahimik at maayos na kapaligiran, mas mataas na kita, matatag na kalagayang politikal, kagandahan ng klima, at sapat na supply ng pagkain. At narito naman ang mga salik na nagtutulak sa mga Pilipino ng mga ibang bayan. Una nga rito ang panloob na salik. Ito ang panlipunang kalagayan mismo ng mga Pilipino kung saan hindi mabigyan ng sapat na trabaho o kabuhayan ang mga mamamayan. Ikalawa naman ang panlabas na salik. Ito ay mga pangangailangan ng mga kapitalista na bansa na murang lakas paggawa ng mga dayuhan upang makaahon ang kapitalismo sa krisis nito. Dumako naman tayo sa mga uri ng migrante. Una nga rito ang tinatawag nating imigrante. Ito ay tumutukoy sa taong lumipat sa ibang lugar o bansa. Ang imigrante naman, ito ay katawagan sa mga taong lumisan sa kanilang dating lugar o tirahan upang manirahan sa ibang bansa. Narito ang mga kategorya ng migranteng Pilipino.
Una, permanente. Nabibilang dito ang mga Pilipino na may legal at permanenteng tirahan sa ibang bansa. Ikalawa, pansamantala. Nabibilang dito ang mga Pilipino na nananatili sa ibang bansa ayon lamang sa isinaad ng kani-kanilang kontrata. Ikatlo ay irregular. Nabibilang dito ang mga Pilipino na walang tama o legal na mga papeles upang manatili sa ibang bansa. Talakayin naman natin ang mga epekto ng migrasyon. Malaki ang epekto ng migrasyon kapwa sa lugar na nilisan at lugar na pinuntahan. Pag-aralan at suriin natin ang ilan sa mga epektong ito. Unahin natin ang mga positibong epekto. Una dito ang pag-angat ng ekonomikong estado ng emigranteng Pilipino. Ikalawa ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Isa sa itinuturing na mahalagang epekto ng migrasyon, ang kapaki-pakinabang na natatamo ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga remittances o pinapadalang pera ng mga manggagawa sa ibang bansa patungo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang oportunidad na nakukuha ng mga taong nagsasagawa ng pagkilos ay nakatutulong upang mapatatag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. At ikatlo, ang pagyabong ng kaalaman ng mga Pilipino. At narito naman ang mga negatibong epekto. Una, ang brain drain. Ang pangbangbayan ng mga profesional, dalubhasa o yaong mga manggagawang may mahusay na kasanayan sa iba't ibang larangan ay nagdudulot ng kakulangan sa mga paglilingkod na maari sana nilang ipagkaloob sa lugar na nilisan. Ito ang tinatawag na brain drain na hindi maiwasan lalo't patuloy na tumataas ang bilang ng mga mamayang nagnanais na kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibayong dagat. Ikalawa, ang paghina ng mga lokal na sektor ng hanap buhay. Ikatlo, mga psikolohikal na suliranin. Ikaapat, mga suliraning pangkaligtasan. Ang panganib na dulot ng pangibangbayan ay palaging nariyan. May mga manggagawang ipinagsasapalaran ang kanilang buhay sa hangaring mabago ang kalagayang pinansyal ng pamilya at mga mahal sa buhay. Ipinagkikibit-balikat ang mga posibleng kapahamakan na maaring maranasan sa lugar na pinuntahan. Mayroong ilan na nabibiktama ng mga illegal recruiters at mayroon ding umaalis sa isang lugar na walang sapat na papeles na higit na naglalagay sa kanila sa hindi kaaya-ayang kalagayan. At ikalima, mga panglipunang suliranin. Mahalagang maunawaan na sa bawat migranteng Pilipino ay may kaakibat na sakripisyo. Sila ang lubhang natitiis na mawalay sa mahal nila sa buhay upang matiyak lamang na magiging maayos ang estado ng buhay ng kani-kanilang pamilya. Kaya naman bilang isang mamayan na may kakilalang migrante, pamilya man o kaibigan, matutong magpasalamat sa bawat pagod at sakripisyong nilang inilalaan. Narito ang mga gawain. Para sa unang araw, punan ng impormasyon ang espasyo sa ibaba ng paglalarawan o pagpapakahulugan sa nasabing termino base sa inyong pagkaunawa. Narito ang halimbawa. Ang salitang migrasyon, narito ang paglalarawan o pagpapakahulugan. Karapatan na pumunta sa ibang bansa upang manirahan, permanente man o panandalian. Para sa pangalawang araw, itala sa chart ang iba't ibang epekto ng migrasyon sa mga Pilipino, ang positibong epekto at negatibong epekto.
Ang halimbawa ng positibong epekto, pag-angat ng ekonomikong estado ng emigranteng Pilipino. Para sa negatibong epekto, brain drain. Narito naman ang pagsasanay. Palitan ang mga salitang may salungguhit upang maitama ang mga pahayag, isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. Pagkatapos ay ipaliwanag kung bakit sa iyong palagay ay tama ang iyong sagot. Narito ang isang halimbawa. Si Mark na isang mamamayan ng Pilipinas ay nagtungo sa Singapore upang doon maghanap buhay. Siya ay maituturong na emigrante sa bansang Singapore. Ang salitang nakasalungguhit ay emigrante. At ang tamang salita dapat ay imigrante. Narito ang paliwanag sapagkat ang pagiging imigrante ay nangangahulugang paglipat ng isang tao sa ibang lugar at base sa pahayag, ang tinutukoy ay ang paglipat niya sa Singapore at hindi ang paglisan sa bansang Pilipinas. Para sa hamon sa pagsasabuhay, bilang tugon sa hamon ng pagsasabuhay, kinakailangan mong makapanayam o mag-interview ng isang migranteng Pilipino. Aalamin mo ang kwento ng kanyang pagpunta sa ibang lugar, lokal man o international. Maaring kapanayamin sa pamagitan ng chat or text ang migranteng ito. Pupunan mo lamang ng impormasyon ang chart base sa sagot ng kapapanayamin. Itatala ang pangalan, lugar na pinuntahan, tagal ng pamalagi sa ibang lugar, kategorya ng migranteng kinapanayam, dahilan ng pagpunta sa ibang bansa, mga positibong epekto ng pagpunta sa ibang bansa, mga problemang kinaharap sa pagpunta sa ibang bansa, at kasalukuyang sitwasyon ng migrante sa lugar na pinuntahan. Narito ang pamantayan sa pagpupuntos, basahin at unawain ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.